Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirso Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Niresearch ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protect. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need to face for brushing, para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang programang kaagapay ng mga motorista sa responsable at ligtas na paglalakbay, kasama ang mga bata at sanggol, hatid ng Mind the Gap Communications at ng Buckle Up Kids Philippines. Buckle Up sa RMN. Buckle Up sa RMN. Abangan tuwing Martes at Miyerkules, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, at tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga sa DZX XL 558. Mas kampante ang biyahe pag lahat naka-buckle up, lalo na ang iyong mga anak. Buckle up, buckle up, buckle up tayong lahat, para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up, buckle up. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At hello world! Kumusta ho kayo sa mga oras na ito? Ito pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Muling iniimbitahan kayong samahan kami dito sa ating programang Buckle Up, kung saan mga kasama tatalakay natin ang road safety o kaligtasan sa kalsada, lalong-lalo na ng ating mga anak. Dito rin natin bibigyan po ng linaw at hahanapan ng kasagutan ang mga katanungan ng mga magulang at ng mga guardian ng mga bata tungkol sa Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Ang RA 11229 ay isang napakahalagang batas na layuning maiwasan at mapababa ang bilang ng mga sanggol at mga batang nabibiktima po ng mga road crash, habang lulan ng mga pribadong sasakyan. Tatalakayin po natin ngayong hapon ang RA 11229, mga saklaw ng batas at iba pang usapin tungkol dito, mga kasama. Yan ay sa pagbabalik ng ating programa. Kaya dyan po lamang kayo, huwag ho kayong aalis at magbabalik kaagad ang Buckle Up, Buckle Up, Buckle Up tayong lahat, para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up. Ang RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act ay ang bagong batas na naguutos na ang mga batang 12 years old pababa at hindi hihigit sa 4'11 ng tangkad ay dapat naka-child car seat, nakaupo sa likod ng sasakyan, at laging may kasamang adult sa loob ng sasakyan kahit ang bata ay naka-strap-in na sa child car seat. Ang batas ay pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte noong Pebrero 2019. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Buckle Up sa RMN DZXL 558.
kasaba, 33 minutos po makalipas ang alas 3 ng magandang hapon. At eto na, mga kasaba, nasa linya na po natin ngayon via Zoom ang ating bisita. Siya po ay dad of 3 kids, 2 of whom are child car seat users, mga kasama. Walang iba kundi si Mr. Mike Ambas. Tatay Mike, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon din. Opo, kumusta ho kayo? Okay naman, yes. Oo, okay. Thank at kumusta naman ang inyo pong mga anak? Okay naman yung mga anak ko. So, nasabi mo nga kanina, I have opo. 3 kids. Oh, okay. Ilang taon? Opo, ilang taon yung eldest nyo? Yung eldest ko is 14, yung sumunod is 10. Mm-mm. And then yung youngest ko actually is a newborn. He was born last October, so 4 months pa lang siya ngayon. Ayun. Medyo malayo yung agwat. Yung gap no, oo nga. Oh, medyo malayo. Surprise, pandemic baby ang tawag. Opo. Okay. Well, Tatay Mike, no? Ay, alam ko, sa ngayon, familiar na kayo dito sa Republic Act 11229, no? Yung Child Safety in Motor Vehicles Act. Kumusta naman po sa tingin ninyo ang pagtanggap, no, ng mga magulang? Katulad nyo po, dito sa batas na nagre-require ang paggamit ng child car seat sa mga pribadong sasakyan. Saan po pamilya kasi even before magkaroon ng batas, noong sa second child namin, gumamit na kami ng child seat. Okay. So, from newborn, meron na siyang child seat noon. And actually, he just graduated off the child seat kasi lumampas na siya dun sa height limit. He is now, even though he's only 10, he's now more than 5 feet na. So, exempted na. Medyo considered na rin yung laki niya as an adult. Pero even before nang karoon ng batas, gumagamit na kami. So, unfortunately, hindi lahat ng parents ganun na acceptance. I understand meron talagang resistance, especially ngayon. Siguro, number one, hindi alam masyado ng kararami na meron palang batas na ganyan. And also, hindi rin siguro mahirap baguhin yung nakasanayan na. Kasi alam naman natin, karamihan sa ating mga magulang ngayon, hindi gumamit ng child seat noon. Oo, so, naririnig kong dahilan, tayo nga nabuhay eh. So, alam natin medyo maling dahilan. Opo, eh, opo. Kung ngayon nga, seatbelts ginagamit natin, so bakit more so siguro doon sa mga bata? Eh, sabi nga nila, iba noon, iba ngayon, lalo't higit sa dami ng sasakyan sa daan. Opo, nabanggit nyo nga, kahit wala pa itong Republic Act 11229, eh kayo ho ay gumagamit na ng child car seat para sa inyong anak. Bakit ho? Yes. Siguro ano na rin, as a responsible parent or as responsible parents ng wife ko and I, it's our best interest talaga na bigyan ng full protection yung ating mga anak. Mm-mm. So the best way, sabi ko nga, kung tayong mga matatanda naka-seatbelts, eh, ano pa kayong mga bata? Eh, hindi naman sila pwede dun sa existing seatbelts kasi masyadong maliit sila. So, ano yung dapat gamitin? Medyo, nowadays, napakadali na naman kung ano information available online karamihan. Mm-mm. So, you can do your own research ano bang pwedeng gawin. Nakikita nga natin, merong mga child seats, car seats na lumalabas sa ibang bansa. Yun lang. So, we made dito point na maghanap dito sa Pilipinas. Naging challenging siya 10 years ago kasi child seats back then wasn't readily available compared now. So, ito'y binili nyo pa sa ibang bansa? Hindi naman. Dito hindi na rin? Oo, meron. Pero it takes a little bit more effort to find one. Oo, kasi wala pang ang batas, no? That time, nung sabi nyo nga, nung binili po ninyo itong child car seat. So, ngayon, may batas na, no? Tatay Mike. So ano naman ang maganda rito at maidudulot, no, para sa mga magulang na may mga anak na nire-require ng batas na kailangan ng child car seat? Ano yung nakikita nyong ano rito? Advantage? Actually, lahat advantage. Wala akong nakikita ng disadvantage. I mean, yung safety talaga ng bata. Sabi mo nga, napakadaming sasakyan ngayon. Kahit anong ingat mo, eh kung hindi mo maingat yung mga katabi mong kasasakyan, wala rin mangyayari. So sabi nga, aksidente yung tawag doon. So hindi mo talaga alam kung kailan. So it's best to be prepared for that. So, and of course, studies have shown naman talaga na it saves lives.
ang car seats. So, yun ang number one motivation sa amin. Though we understand na meron talagang resistance, number two reason sila is cost. Sabi nga natin, nakabili ka ng sasakyan. So, why not spend a little bit more para sa car seat? Correct. Diba? Yan naman ay para sa kaligtasan ng exactly. mga bata. Opo. Eh kung dati nga wala pang batas, nakita niyo na nga Tatay Mike yung kahalagahan no nitong child car seat. All right? So yan din ang ano to ng gobyerno, ang purpose kung bakit gumawa ng batas para nang sa ganon uobligahin na lahat. Kasi opo. Oo, dahil nakita na yung kahalagahan nitong child car seat sa pagbibigay ng kaligtasan sa mga bata habang nasa loob ng sasakyan. Hindi natin masabi kasi yung road crash eh. Tama sir yun, tama yun. Opo. So, oo. Medyo ano, may mga challenges especially kung maliit yung sasakyan. Mabuti na nga lang ngayon, medyo mas marami ng options na available. Mm-hmm. Pero nung una kaming gumamit, talagang very limited yung pagpipilian mo. Mm-hmm. So ngayon, medyo marami na. Mm-hmm. Ang nagiging problema na lang ay yung pagpili ng tama. Oh. Sa mga available. Oh. Yes. Opo. Kaya kumusta naman, no? Tatay Mike, ang pagsasanay sa kanila na pumirmi sa child car seat. Nahirapan ho ba kayo no sanayin ang inyong mga anak? Madalas kasi concern ito ng mga magulang yung pagsasanay sa mga bata sa paggamit ng child car seat. Kayo ho ba nahirapan din o okay lang sa mga bata? Totoo 'yun. Pero ang siguro pag sinimula mo sila ng mas maaga, siguro from 0 months. Pag nasanay na sila, dumarating yung point na sila na yung naghahanap eh. Uh-huh. Alam nila that it's for their own safety. Uh-huh. Ang nagiging challenge lang talaga is pag let's say medyo toddler na yung age, around 3 or 4. Uh-huh. Kasi dati sanay sila na gumagalaw sila eh. Uh-huh. Libre sila sa buong sasakyan, pwede silang pumunta kahit saan habang tumatakbo yung sasakyan. Uh-huh. Eh ngayon, bigla na lang itatali mo sila. Uh-huh. So medyo yun ang nagiging challenge. Uh-huh. So siguro, medyo susuhulan mo na lang ng konti. Sige, daan tayo sa fast food mamaya. Diba? Yung galon. Pero challenging talaga yung pagsasanay. Pero siguro, pag nasimula mo na mas maaga sila, nagkaisip sila na naka-child seat sila, mas madali na sila. Madali na masanay yung mga bata. Oo. Pero delikado yun yung mga bata na wala sa child car seat. Hinahayaan lang natin. At tumatayo-tayo habang tumatagbo ang sasakyan. Di po ba? Totoo yun. Oo. Delikado yun. Gawain ko rin yun nung bata ako. Oo. Pero may mga tatay din na nagsasabi, no? Bukod sa, okay, panatag yung loob nila na ligtas ang kanilang mga anak na habang no, nasa biyahe dahil nga may nandun sa child car seat, nagiging magaan din yung biyahe ng mga tatay dahil hindi nila gaano inaalala yung kanilang mga bata sa kanilang likod ng sasakyan. Well, ganun rin ba kayo, Tatay Mike, ang inyong naramdaman since nag-umpisa kayo gumamit ng child car seat sa inyong mga anak? Definitely. And yung peace of mind. Oo. And ang isa pa rin hindi medyo napapansin, andun din yung dumadali rin yung buhay ng ina. Kasi usually pag newborn, sanay tayo na karga-karga lang yung bata sa loob na sasakyan. Mm-hmm. Diba? Eh, pag ang isang biyahe tumagal na isang oras, dalawang oras, especially sa traffic, nakakangali din na hawak-hawak mo yung bata. Okay. Diba? Number one, ang safe yun. Number two, meron kang isang bagay na pwede mong ilagay yung bata kung nasan siya ng komportable, snug, safe. Diba? Uh-oh. So yung magulang, yung ina, o yung kasama mo sa sasakyan, hindi rin naman problema. Hindi lang yung driver, kundi yung tao dun sa loob ng buong sasakyan. Uh-oh. Meron silang peace of mind. Hey. At saka meron din silang dumadali yung biyahe. Mm-hmm. Sa lang. Mm-hmm. At sa batas, di ba Tatay Mike, hindi pinapayagan na yung nanay na umupo sa front seat na hawak-hawak yung bata? Oo. Totoo yun. Opo. Siguro naman, common sense na yun. Mm-hmm.
Siguro kung talagang wala kang child seat, the best you can do is doon ka sa likod, doon sa harap. Yun lang naman yun. Oh, pero may mga nanay also, talaga gusto nasa tabi eh. Nasa tabi. Diba? Kaya paminsan hindi na iniisip na kahit nahihirapan nila, nahihirapan sila na 'di ba? Kargahin yung bata na naka seat belt pa. Oo. Pero well, sa batas, okay, dahil mga kasama, ang pinag-uusapan nga rito sa batas, kaligtasan ng mga bata. Lalo tigit ng mga sanggol. So kung may child car seat, sabi niyo nga kahit umupo si nanay sa likod, well, nandun yung bata ligtas na nasa child car seat. Yes, yes. Kayong mag-asawa, medyo maaliwalas ang biyahe. Wala kayong pinaproblema. Ayan. Okay, Sir Mike, we'll take a short break. Maghahanap buhay lang tayo saglit. At magbabalik tayo. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating palatuntunan. Okay, thank you. Alright, mga kasama, kung may mga tanong ho kayo ha sa ating programa ngayong hapon, lalo tigit sa ating bisita, abay bukas pong aming mga linya para sa inyo mga katanungan. Pwede ho kayo mag-text sa aming globe number 0966-763-2473. Ang ating smart naman ay 0921-431-1044. Magbabalik pa rin ang Buckle Up! Buckle up! Buckle up! Buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family mag-buckle up. Hello parents! Para makasiguro na ligtas ang mga bata sa loob ng sasakyan, siguraduhin natin na sila ay gumagamit ng child car seat. According to studies, 80% to 90% ng mga batang nakaupo sa child car seat ang makakaiwas sa malubhang pinsala kung sakaling magkaroon ng banggaan o bigla ang paghinto ng sasakyan. Ako po si Rochelle Pangilinan Solinap na sumusuporta sa Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Talaga bang kailangan ng child car seat ni Robin? Sabi ni Doc, sa murang edad ni Robin, hindi pa fully developed ang katawan niya at mahina pa mga buto niya, lalo na ang spinal cord. Pwede kalungin o yakapin na lang si Robin o mag-regular seatbelt. Hindi sapat kahit ang pinakamahigpit na yakap, lalo pa kandong. Ang seatbelt ay para sa adult, hindi para sa maliit na bata. Tama, maliit at mahina pa. Accidents may happen anytime. Dapat naka-child car seat si Robin. Para sa karagdagang impormasyon sa RA 11229, sundan ang Buckle Up Kids PH sa Facebook at Instagram. Buckle up sa RMN TZXL 558. Alright, nagbabalik ho tayo dito pa rin sa ating palatuntunan, ang Buckle Up sa RMN TZXL 558 Manila. Mga kasama, at oras po natin, alas 3:46 na po ng magandang hapon. Quick recap lang po tayo, mga kasama. Nung nakarang linggo, nakapanayam natin sina Engineer Ariel De Inla at Engineer Kimberly Palmes ng Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry. At ayon sa kanila, parents must look for an ICC sticker or a PS mark or license number on the Child Restraint System or CRS unit. This means the product has gone through evaluation of the DTI. ICC certification. Imported CRS go through inspection since the Philippines does not have a testing laboratory yet. So we require submission of a test report issued by a third-party testing lab. PS license scheme. Manufacturers are issued a license after they pass our audit and testing. License is valid for 3 years with an annual surveillance audit. The bottom line is, may safeguards po na saklaw sa batas para pangalagaan ang quality control ng pumapasok na child car seat sa bansa. So, Sir Mike, kayo ni Mrs., no? How did you go about deciding which car seat to buy? How would you advise yung mga magulang din na nakikinig ngayon? Sa ngayon, actually, very helpful yung sinabi mo, look for the ICC sticker. Actually, yun yung number one proof na dumaan sa inspection yung produkto. Pero unfortunately, ngayon, napakadami, especially kung order ka online, sa mga sikat na online platforms, sigurado akong hindi dumadaan sa DTI yun. Correct. So,
So, bilang mga magulang, trabaho natin na i-double check kung saan. Ang kagandahan ngayon, halos lahat na information makukuha mo na online. Mm-hmm. Check ka lang, double check everything, basahin yung reviews. And also, malalaman mo naman kung reputable yung company na nagpo-produce ng mga car seats na available. Meron nga lang ibang kapalit, usually, kung talagang gusto mo ay very reputable, ay corresponding na presyo. Yun lang ang napapansin natin. Unfortunately, karamihan sa mga bumibiling magulang, ang nagiging deciding factor is yung presyo. So ganong bagay, ang may advice ko na lamang is to buy the best that you can afford, siguro. Naintindihan ko naman yun, hindi lahat ng tao ay merong extra pera para dyan. Ilang may advice ko. Well, sinabi din yan ng mga bisita natin from DTI, no, iwasan yung pagbili sa online. Okay. At ang plano ata ng DTI, parang kakausapin nila itong mga online platforms, no, para at least sila ay kasama din dito sa kampanya para sa paghahanap ng legit, no, na mga car child seat at hindi yung mga kung saan-saan lang na galing at kung sino-sino lang. Oo, na dapat nating tandaan, kaligtasan ang pinag-uusapan rito ng mga bata. So dapat hindi basta-basta yung child car seat na bibilin natin at hindi dumaan sa inspeksyon mula sa DTI. Tama yun. Well, para sa mga magulang na medyo nag-iisip kung nangongoblema sa presyo, well, siguro po pwede naman nilang may mga kakilala sila na, you know, second hand, hindi naman di ba, Sir Mike? Yes, sir. Oo, bibili sila ng second hand na child car seat kung may mga kapitbahay kakilala sila na yung anak medyo malaki na at may child car seat. Well, they can, di ba? Pwede nilang bilhin yun. I think isa yun sa mga practical na na paraan na po pwedeng gawin ng mga magulang dyan. At hindi mahirap, tama yung sinasabi ninyo, ang paghahanap. Kasi ako nga, nung nakarang araw, umiko din ako sa isang mall, abay, siguro mga tatlong tindahan, napansin ko, nandun naka-display, no? Yung hindi na yung mga, kung ano pa yung mga pangdamit, kundi child car seat mismo. Child car seat na mismo. Oo. Napansin ko rin yun, sir, na medyo talagang mas madali na ngayong humanap. Yun nga lang, yung pag-decide kung alin yung tama na child seat para sa iyo. So, based sa aking personal experience, dahil ako yung ama, usually kasi yung pag-install ng car seat, trabaho ng tatay. Kasi hindi naman sa pag-aano, medyo mabigat car seat, di ba? Especially kung yung gusto mong car seat ay yung tinatawag na convertible. Kumbaga, simula sa newborn hanggang 4 years old, pwede mo siyang gamitin. Mm-hmm. Diba? So, usually yung mga ganong car seat, medyo may kalakihan at kabigatan. So, bilang ama, usually trabaho natin yung pag-install ng car seat. Doon sa mga car seats na nagamit ko, napansin ko na ang pag-install pala ay hindi one size fits all. Mm-hmm. Pero meron ding konting hindi kasi ang upuan kasi ng mga sasakyan ay hindi pare-parehas. So, okay. May konting may konting diskarte na pumapasok kung paano mo i-install yung isang car seat. Yun ang nagiging experience natin. Mm-mm. And also, ang another advice ko, hindi naman natin masasabi na yung tatay lagi ang kailangan mag-install. Mm-hmm. Meron mga panahon siguro na kailangan ding install ay yung nanay. Yung misis, si misis. Yung misis. Mm-mm. So, kung mabigat, medyo mahirapan. To the point na baka, wag lang gamitin. Diba? Yun. So, yun ang iniiwasan natin. Yung tamang pagpili na bagay sa pangangailangan nyo. Yun ang number one na kailangan i-consider. Oo. Or, kung sa tingin na hindi na kailangan talagang tanggalin, alisin, well, iwan na lang sa likod ng sasakyan kung parati naman sumasama yung bata at wala naman masyadong sumasakay sa likod kung hindi mga bata lang, di might as well, wag nang tanggalin. Tama.
Tama 'yon, tama 'yon. 'Yun yung kumbaga tinatawag nating ideal. Oh, pero alam naman natin sa lahat ng bagay, hindi pwedeng laging ganoon, especially kung yung sasakyan ginagamit sa ibang may ibang pinaggagamitan, pinagkakargahan, ginagamit sa negosyo. Uh-oh. Tapos paminsan-minsan lang gagamit ang pagsasakyan ng mga bata. Uh-oh. So kung hindi talaga may iwasan, kailangang i-consider yun, yung mga ganong factors. Mm-hmm. Ayan. Sa pagpili ng klase, paano nyo ginawa ito? No? Yung sinasabi nyo nga, yung pinili ninyo, yung pupwede, yung adjustable, pwedeng gamitin pati yung susunod ninyo. Convertible. Oo, yung klase ng child car seat. Oo. Unang-una, syempre, consider namin yung gaano ba namin katagal gagamitin. Mm-hmm. Diba? Kung sa convenience din lamang, ang pinakamadali ay bumili ka ng isang car seat na para sa isang sanggol. Mm-hmm. After 6 months or so, bili ka ng panibago, diba, na nababagay sa kanyang laki at edad. Habang lumalaki yung bata, bumibili ka kasi merong magkocorrespond sa age ng bata. Mm-mm. Yun nga lang, medyo magastos. Pag ano na gagawin mo. Pero yun ang pinakamadali. So, at saka, pinaka-convenient dahil maliliit lang siya, hindi siya kalakihan, madaling gamitin ng tatay at ng ina. Mm-mm. Ganon. Pero, yun nga lang, magastos. Pero kaya kami nag-decide dun sa convertible. Alam namin gagamitin namin yun for the next 4 years. Mm. Medyo mataas yung presyo, pero kung bibilangin mo lang naman kung gaano mo katagal niya siya gagamitin, sulit na. Ay, yun yeah. Ang ating napakabilis ng ating oras sa Tatay Mike, no? May mga katanungan pa sana tayong iba rito, pero siguro sa mga ibang pagkakataon na lang, ano po ang magiging mensahe ninyo sa mga magulang na may mga sanggol, lalo ngayon nasa alert level 2 na tayo, siguro dinadala na nila yung kanilang mga anak paglabas nila ng bahay kasi pinapayagan na yung mga bata na para lumabas. Okay, so ano pong magiging payo po ninyo, Tatay Mike? Sige po, para sa kaligtasan ng mga bata. Ang mapapayo ko po talagang nalulungkot ako na kinailangan pa ng isang batas para mapilitan ng mga taong gumamit ito. Mm. Sabi nga, common sense eh, kaligtasan ng mga anak mo, dapat hindi na ito iniutos sa atin eh. Oh, kumbaga, bilang mga magulang, responsibilidad natin ang pangalagaan ng kaligtasan nila, at ang tanging paraan nga ay ang paggamit ng car seat sa isang sasakyan. Mm-hmm. Sa lahat ng bagay, hindi naman sumusunod, so kinailangan pa ng batas. So sundin na lang po natin yung batas. Kung yung dahilanan na may gastos, isipin na lang po natin investment ito para sa kaligtasan ng ating mga anak. At yung practice ng paggamit nito, sana masimulan ng ating mga anak. At kung panahon naman nilang sila na magkakaroon ng anak, ito yung isang bagay na hindi na nila kailangan pag-isipan pa rin. Mm-hmm. Yun saan ang ating yun ang magandang maituturo natin sa kanila. Ayan. Sir Mike, maraming salamat sa inyong oras at panahon. God bless you always at ingat po. Thank you, sir. Thank you very much. Mr. Mike Kaambas, mga kasama, dad of 3 kids, 2 of whom are child car seat users. Opo. At pinag-usapan natin kung gaano kahalaga, no, itong child car seat, mga kasama. Si Sir Mike bilang isang ama, nakita niya, no, yung importansya, yung kahalagahan itong child car seat, mga kasama, para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. As parents, let's educate ourselves about child car seats and about Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Kapag nauunawaan natin, mga kasama, ang basehan sa paggamit nito at sa pagsasabatas nito, mas magiging madali ang desisyon na magsimula ng pag-ipunan at paghandaan ang child car seats na gagamitin ng ating mga anak. Using a child car seat, mga kasama, for our children when aboard a motor vehicle is an investment that could someday save their lives or save them from injury. Buckle up your treasures. Mga kasama, hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunan, ang Buckle Up, dito pa rin sa DCXL 558 RMN Manila. Sabado, alas 8:30, mga kasama, hanggang alas 9. Opo. Opo.
sa tuwing Martes naman, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. At syempre, Huwebes naman, alas, ganun pa rin, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama pa rin ang inyong lingkod, mga kasama, Radyo Man Rod Marcelino. Stay safe, ingat po tayo. At mga kasama, God bless us all. Adios y buenas tardes. Mas kampante ang biyahe pag lahat naka-buckle up, lalo na ang iyong mga anak. Buckle up, buckle up, buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up, buckle up. Buckle up sa RMN TZXL 558, hatid ng Mind the Gap Communications at ng Buckle Up Kids Philippines. Buckle up sa RMN TZXL 558. Buckle up, buckle up, buckle up tayong lahat para safe ang biyahe at ang family. Mag-buckle up, buckle up.